Hey, what's up mga ka-uragon? Welcome back to my channel. Kumusta naman kayo sa mga araw na ito? Sana ligtas kayo ngayon kung saan naman kayo naroon. Magandang umaga, so katatapos lang ng grinder. So meron naman gagawin. So sa pickup, debit na kasi. So kailangan servisan. So i-reverse ko lang siya kasi wala siya sa parking. I-reverse ko lang kasi kukuha ko ng gamit. So kailangan ko nang i-change oil to kasi judit na niya. So mahirap na kapag lumagpas. So okay lang siyang lumagpas. Huwag lang siyang masubrahas. Kunang gamit. So all around na naman tayo ngayon. So pick up model ka nito 2021. So nilagyan ko siya para makapasok sa ilalim at lalagyan din natin ng bato para lagi tayo safety. So bago ang lahat, isa lang ating buhay, so safety tayo kasi ba may magpumasok, i-release yung handbrake, so delikado. So lagi tayong may naka-safety tayo, huwag tayong tatrabaho naka-unsafe. So laging naka-safety ang buhay natin, ay isa lang. So ang ginagawa pa, inililinis ko tong akin kasi mainit pa naman, so hindi ko muna bubuksan yung kanyang green plug sa may yung bolt kasi mainit. So ito muna ang ginagawa ko, nililinis ko dito sa baba kasi malikabok, so sobrang dumi. At chinichi ko tong brake fluid, so meron pa naman. So mamaya konti na lang yung ano, so may bawas yung konti, lalagyan ko siya para kasi pag konti na yung ano, konti na yung brake fluid, so yung brake, yung preno ay mahina. So yung itiit sakto, yung brake fluid lang yung kulang. Yung ano kasi yung preno niya mahina, so tap. So sobrang alikabok. Kailangan may mas talaga lagi. May takip sa ano, sa nose. Pangalan ng nose. Para dapat lang ng takip sa nose. Sa ilong. Hindi pala nose, ilong. Bali ito yung filter element. So unahin natin to. So tapos na ako maglinis. So meron pang konti. So bali gagawin ko, i-ano ko siya, ipapahanginan ko sa compressor. So ito muna unahin natin. So filter. So ito yung last, yung pangalawa sa papunta na sa makina. Hindi muna sa injection pump. So ito yung pangsala. Ito yung pangalawa, so filter, fuel filter elemento. So ito muna ang uunahin natin kasi sa ilalim last na yun. So papalitan natin to kasi pangatlong service na hindi ko napalitan. So pinapalitan to, sabi ko sa ano, papalitan to pangatlong service na para makatipid sa ano, makatipid sa filter. So mahal kasi yung filter. So pangalawa at pangatlo saka okay palit. So hirap to tanggalin kasi tinatanggal talaga to pag nagsiservice kasi dito matatanggal kung di dito tatanggalin sa kanyang nakapistol. So yun, so ito na yung ano, natanggal ko na yung so bali natanggal ko na siya. So papalitan natin to kasi so yun, maitim na nga. So ito yung last na filter pero sobrang itim na siya, oh, sa gilid. So kasi ito yung nagsasala papunta sa conjunction pump, papunta sa injector para pag sinunog doon, so malinis yung ating diesel. So ang nangyari, hindi nakakapunta kasi nasasala siya. So kailangan talaga papalitan natin yan. Hindi naman siya bawat change oil, so papalitan kasi malinis yung ating diesel. So hindi siya, palitan natin ang filter element sa fuel. So kailangan din malinis yung ating lagayan cap para hindi siya magbara. So pag nagbarado yan, so magpapalya yung ating makina, magpapalya para siyang nanghihina, wala siyang ano, palyado. So kailangan din natin itong punuan kasi
para hindi siya mag-earlock. So kapag wala siya, ano siya, hindi siya puno. So pag pina-start natin, pamamatay. Tapos pag pinilit ng pinilit, so ito bali yung bago. So pag pinilit ng pinilit, so magkaka-stack ng hangin, magkaka-hangin yung ating makina. So yun na, mag-earlock na siya. So ang hirap nito, anuhin, hirap mag-bleed kapag nag-earlock na. So ito yung kanyang o-ring gasket para hindi siya mag-leak. So lalagyan natin ng diesel sa kailangan, puno. So yan, puno siya. So ilalagay natin yung bago. So yan mga basura, yan ko ilalagay para mamaya ililigpit ko siya. So yan. So yung takip madumi. So meron din tong tanda. So tinandaan ko para hindi na hanap ng hanap araw. So yun, tanda niya. So kailangan din tong bubumbahan siya pag ini-start. So kailangan bumbahan, tapos release yung hangin, bumba ulit, at release ng hangin, tapos bumba ulit para yung hangin ay di pumasok sa makina at hindi na mag ano ba magkahangin. So bali magluluko yung makina. So yan, so okay na. So higpit na siya. What's up again? So nandito ako ngayon sa ilalim ng pickup. So bubuksan ko na siya. So hindi na siya mainit. So medyo malamig na, warm na siya. So okay na siya. So hindi na siya mag ano, hindi na siya mag malulustrig. Kasi pag mainit, so may tendensyang malustrig yung ating bolt. So kaya pinalamig ko muna. So bubuksan ko na siya. Nandito ako sa ilalim. So bali talagang tumatama yung ano, chassis ng ano sa aking katawan. So medyo mababa talaga siya. So hindi naman siya maano, so konti lang naman.